Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito po yung pinakalatest, mga Kaldab, na pag-uusapan po muna natin. Well, unahin po muna natin dito po kay Catherine. Maraming nagsasabi na hindi daw po si Dominic Roque yun. Medyo umitim daw ng konti. Pero makikita nyo naman po yung hugis ng mukha, di po ba? Na, kumbaga, nasa, ang pagkakaiba lang po yung kulay daw. Medyo maitim lang daw po. Pero ganun din naman po si Catherine, di po ba? Although sinasabi natin, mga Kaldab, na kailangan bang itago pa? Kailangan pa talagang pagtakpan dahil sa pelikula na Alden Richards at ni Catherine? May mga bagay-bagay na ganun po yung mga nagiging komento. Mga bagay-bagay na sinasabi nila na hindi daw muna pwedeng ilabas dahil makakaapekto nga po raw sa pelikula ni na Alden Richards at ni Catherine. Wala naman pong sa bagay pagdating sa mga ganyan. Ano eh, yung tinatago po talaga, tipo ba ng mga manager, producer, kasi iniisip po nila si Alden Richards dapat ang maging karelasyon ni Catherine. Eh kung papasok nga puro sa eksena si Dominic Roque, eh magkakaiba nga po daw talaga. Baling mawawala yung fans ng Kat din. Di po ba? O, sinasabi ko lang po ito, mga Kaldab, base po sa mga nakukuha nating impormasyon na ikakailanan naman to ng dalawa. Hindi po ba na pag tinanong, wala, friends lang kami, ganto ganyan, hindi po ba? Pero gaya ng sinabi ko, pagkatapos naman po ng pelikula, doon na naman po yung magkakaalaman. Doon po magsasabi ng mga hinaing na ganito ganyan. Parang noong mga panahon lang po ng ano, no, hello love, goodbye, si Alden at si Catherine, talagang napaka ano nila. Pero pagdating po ng panahon, natapos na, may naglabas na ng sama ng loob na keso ganito, na ganyan, di po ba? Na nag-away pa nga po yung Alden Fanatics at yung mga Catnell fans, po ba? Nuulit ko lang po, ha, nire-remind ko lang po. Sa ngayon, mga Kaldab, sabi ko nga po sa inyo, base po sa mga nakukuha nating update sa malalapit din po sa mga Catherine fans na kumbaga, alam naman po nila talaga naman pong sinusuportahan din po nila kung sino nga po ba ang maging karelasyon ni Catherine. Ganon din naman po yung Alden Fanatics. Di po ba? Suportado rin nila si Alden Richards kung saan sila pupunta. Eh, ganon din po yung Aldab. Kami naman po sa Aldab, sinusuportahan lang namin kung ano po yung alam po namin. Pinapaliwanag din po namin kung bakit po kami naninindigan. Di po ba? Although mababasag din ako sa sabihin ng iba na hindi naman sila nag-ano eh. Hindi naman sila talaga magka-relasyon, magkaibigan lang sila. Nagkataon lang na pumunta si Dominic Roque sa Canada, nagkita sila, tapos yun lang. Di po ba? Kita nyo dito sa pangalawang video, wala na. O, nasa na po yung lalaki. Di po ba? Parang real talk, kasi sinasabi na bodyguard eh. Dapat na andyan po siya. Dapat maiispatan po ng camera, pero wala eh. Hindi po ba? At dapat siya yung nagdadala ng mga gamit. Pero sa dulo pa lang po, pansin nyo na oh. Hindi po ba? Kaya sabi ko sa inyo, may mga kuha dito na talagang kinakat. Hindi po ba? Talagang yung gilid lang. Hindi nila pinapakita yung buong video. Talagang si Catherine lang. Bakit? Parang may pinoprotektahan po talaga sila. Dito pa lang masasabi niya na parang may mali. Parang, kumbaga, hindi siya umaayon sa mga nakakalap nilang impormasyon. Diba? Ulitin ko, hindi po ako namimilit kung si Dominic man yon o hindi, bodyguard man yon o hindi. Nasa inyo pa rin po yung desisyon yan. Sa akin, update lang. Kung ano lang po yung nakukuha natin impormasyon, yun lang naman po yung hinahatid natin. Sa ngayon, mga Kaldab, masaya pa rin po ako kasi kumbaga doon pa lang lamang na tayo. Tama naman po yung sinasabi ng iba na hindi naman aakbay lang ng ganun-ganun lang.
Liban lang, buti kung kapatid ni Catherine yan. Eh wala naman po siyang kapatid sa Canada. Hindi po ba? Tapos nakita na maraming tao. Aalis, sabay nagmamadaling. Doon pa lang may mali na eh. Saan parang hinahabol, di po ba? Ano yung dahilan at rason kung bakit sila nagmamadali? Di po ba na kailangan protektahan? May hindi naman sila masyado sikat sa ibang bansa, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, yung pumunta lang po sa airport na nag-abang kay Catherine, kokonte, tignan nyo kay Alden Richards, ang dami. Di po ba? Pero sinasabi ko lang po ito sa mga taong bitter na bitter po sa channel ni Mr. Destiny. At dito po sa pangalawang ipapakita ko o update natin, baka marami na naman pong mag-react, maraming magkomento. Ako, pasensya na po kayo, re-remind ko lang po dito po sa mga kailangan ko lang pong i-update to kasi para lang klaro. Di po ba? Ito po yung 1-year anniversary ng kasal serye. Ano, walang update. Walang ganap. Walang post si Mengay sa Instagram. Walang post si Mengay sa Twitter, sa Facebook, sa social media account. Ganun din po si Congressman Arjo. Kahit po sa Facebook page niya. Kung pupunta kayo, wala po talaga kahit sa kanyang Instagram, sa kanyang Twitter, sa kanyang Facebook. Bakit? Hindi po ba ito yung pinaka-memorable na 1 year na kumbaga dapat magse-celebrate kayo, dapat ipapakita nyo sa mga tao na masaya kayo. Oh, parang hindi ata, di po ba? Parang pala lang eh, parang ano ba, anniversary ba ngayon? Baka hindi naman ngayon ang anniversary, Mr. Destiny. July 28, 2023 na kung saan nga po ay binabagyo. Di po ba? Pero wala man lang pong batian na nangyari. Wala man lang post si Mengay na, uy, ang bilis ng panahon. Di po ba? Pinapost natin yan, bilis ng panahon. Isang taon na pala kami. Walang ganun eh, si Ibyang. Hindi rin nag-post, hindi rin siya nagbigay ng ganito ganyan. Uy, ang bilis na pala ng panahon, isang taon na rin pala. Di po ba? Sa tingin nyo, mga ka-Aldab. Pero, kumbaga, wala eh. Sinasabi nila, hindi na okay lang yan. Celebrity po si Main. Talagang sikat na sikat po siya. At siyempre, si Congressman Arjo. Kailangan niya rin ng, kumbaga, makakuha ng atensyon sa mga taga District 1. Ngayon pa na talagang maingay na maingay ngayon ang kumbaga pangalan ni Bingbong Crisologo na siya daw po yung tatakbo at kakalabanin muli si Congressman Arjo Ataide, mga kaaldab. Siyempre kailangan mong magpalakas, kailangan mong kumbaga magbigay ng kumbaga, kaya nga pong ginagawa niya ayude, hindi po ba nagbibigay siya ng mga relief goods kasi nga po. Sa mga hindi po nakakaalam, si Bingbong Crisologo ang pinaka matindi po talaga dyan sa District 1 ng Quezon City. Wala pa pong nakakatalo dyan. Napakarami na pong nakalaban ni Bingbong Crisologo. Eh, lahat po tinalo. Di po ba? Totoo naman po. Eh, kaya nga sabi ko sa inyo dito, magkakaalaman na dahil ang balita nga po, ang makakalaban nga po ni Congressman Arjo, eh si Bingbong Crisologo na talagang kilalang kilala, talaga naman pong may nagawa na. Hindi po ba? Hindi ko pinopromoto masyado pang maaga. Ah. Baka sabihin nyo, kinaklaro ko lang po o pinapaliwanag ko lang po na medyo mabigat yung makakalaban niya. Kaya kailangan niya pong magpapogi ng gusto na pwede niyang gamagamit si Main Mendoza pero wala eh. Hindi po ba, hindi niya po magawa o hindi niya po nagamit. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, may mga point na kumbaga mahirap ipaliwanag pero wala eh, nandun tayo sa kumbaga marami nagtatanong, marami nagkukomento, baka wala nga po talagang kasal na nangyari o baka hindi naman po talagang kasal sina Mengay at si Congressman Arjo. Baka tama naman ang pinapaliwanag at silaging sinasabi ng mga Aldab Nation na kasal serye kasi hindi naman talaga nakikitaan. Di po ba? Halos napakaraming lapses talaga. Kung iisa-isahin nga po ninyo, eh talaga mapapaisip naman po kayo. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po.
ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at mga sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.